Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dr. Tony Leachon. Kamusta po ang inyong Lunes? Masaya ho ba ang Lunes ninyo? Masaya siguro, ha? Itong araw na ito, medyo busy ho tayo. Naka-5 po ako interview ho this morning. Umpisahan natin kay Jerry Baha. Hindi ko na po matandaan eh. Basta umabot po ng 5 ang interview. Plus mga text pa ho na interview ho sa media. Bakit po nagkaganon at ang daming interview? Well, 3. Kasi yung WHO na comment na fastest daw rising ang Philippines daw sa buong Asia, sa Western Pacific. So, yun, tinanungan tayo doon. Pangalawa, tinanong tayo tungkol dun sa magiging desisyon sa IATF tomorrow. Ano ang ating forecast? Tapos, ang 3, tinanong tayo tungkol sa estado ng Cebu. So, ang dami pong questions. Pero nakapahinga naman po ako sa yung inyong lingkod dahil dati pong Pfizer Medical Director, meron hong mga taga Amerika po. Nagka-nosebleed po ako. Nagtanong po ng isang gamot na ilalabas nila kung paano may dadala dito. Siyempre, sinuot mo yung sombrero ng pagka-corporate. Ayun, nagpayo tayo para matulungan ng mga Pilipino. Katapos, di nag-lunch. Tapos nakinig ho ako sa ex-girlfriend ko, nagle-lecture. So, nung nagle-lecture siya, napakinggan ko. Nakatulog-tuloy ako doon sa lecture niya. Kasi aircon ho doon eh. Yung misis ko kasi, pag pumupunta ho rito sa kwarto ko. Oh, kumusta? So, tapos titingnan siya. Oh, bukas yung aircon. Amin, magtipid ka kasi mahal ang kuryente ngayon. So, yun ang nangyari tuloy. So, doon ako nagpunta sa kanya. So, nung nagle-lecture sa 2 to 4, doon ako natulog. Sarap ng tulog ko kasi aircon eh. So, hindi ko na huna. Pero, masaya ako kanina kasi napakinggan ko yung lecture niya. Ngayon, mga bata naman, di si Jolo at si Vanna, siyempre nagdo-doktor sila. Bukas nga pala, alis ko si Maikan kasama si Pia. At sila po ay pupunta sa Mindoro kasi magtatrabaho naman si Maikan at may state of the province address ho si Governor Bonds. Yan, groovy daw yung jacket ko. Ano ito, na arbor lang na. Tagal ko na itong jacket. Siyempre, di ba, ang idol natin si John Lloyd po. Pag napapanood ko sa pelikula si John Lloyd, bibili po ako nung sale ho na mga jacket ho ni John Lloyd. Tapos pero mura lang, hindi naman masyado mahal to. Ano? Tapos nakita ko, suot din to ni... Oh, namambag na yung mata ko. 2 hours ako natulog. Ang sarap na tulog ko. Tapos nakatulog pa ako ngayon. Sobrang maaga ang eyes ko talaga. Sarap po. Tapos, nagpagupit din po ako. Kita nyo? Di ba? Gwapong gupit, di ba? Gwapong gupit. Sinuhulaan nyo ng gupit sa akin. Gwapong gupit. Si doktora. Ayan. Gwapong gupit. Ang dami ng nangyari. Okay. So, punta muna tayo dun sa inaabangan nyo, yung data ng Department of Health. Kasi yun naman ho ang... hindi. Ito muna yung mga comment ko na sinabi ko sa media. Yung virus will spread until we stop it. The vast majority of the people in the Philippines understand. Kung konti lang naman din yung hindi nakakaalam na social distance yung bawal. Yung mga taga-CCP, yung konti natin sa Cebu. Wag ho nyo, pag ho namiesta ho kayo, wag ho kayong, para paglabas, para tayo nakalabas sa koral. Alam nyo, yun ba nakalabas sa koral?
Hindi ho tayo dapat ganun. Eh, sayang ho yung pinagpaguran natin ho yun. Eh, mahaba po laban ito. Yung months of hard work natin, mawawala. Eh, napansin ko, eh, yung parang pagod na lahat eh. Meron tayong ano eh. Meron tayong quarantine fatigue na. Ito yung kaibigan ko, si Colonel Cliff Basco. Isa siyang Marines, no? Sabi ko sa kanya, mukhang may sabi niya sa akin, boss, mukhang may quarantine fatigue na eh. Alam mo, yun nga din na nafe-feel ko eh. Pagod na eh. Eh kasi yung iba napapagod na, parang matira na matibay. Kasi sabi nila, wala naman kami nakikitang improvement eh. Eh bakit naman, di kwentuhan. Nakikita ko yung thread sa ano, sa Viber. Eh kasi naman, longest lockdown tayo, tapos tayo number one sa Asia. Oh. Eh sabi ko, eh we have to protect our lives and our livelihood, di ba? Yan, yun nga, aircon, ang lamig nga dun, Julia eh, ang lamig dun. Sarap dun sa aircon pagka pala nagle-lecture yung wife mo, para ka nile-lecturean din. Eh natulog ako kasi le-lecturean eh. So yun ang nangyari, di ba? Okay. Tapos face mask, huwag kalimutan, hand washing, social distancing, test, isolate, tsaka contact trace and ayun, ano, walang shortcut dapat. Okay, discussin na natin 'yan. Yung WHO, ako ganito kasi 'yan eh. Ako hindi ko na i-co-contest 'yun eh. Do may point naman sila, pero let me give you the point. Kasi per capita, ibig sabihin maliit kasi ang population ng Singapore, tayo 106. So, pag kinenta mo nga naman, kasi na-compare ng WHO, kasi ang kadahilanan nun, ang top 3, Indonesia, sunod ay Singapore, tapos sa Pilipinas. Opo, ganun po ang... So, nangyari po, ang increasing actually, dalawa, Indonesia at Pilipinas. Pero mas mataas ang bilis po ng Pilipinas sa pag-angat. Sa loob ng dalawang linggo, 8,143 cases. So tama naman yun. So pag ginamit ito per capita, let's say per 100,000 population, talagang lalabas parang Singapore. Pero, take note, nag-flatten na ang curve po ng Singapore eh. At ayun naman, active cases, pataas. Ngayon, kung cardio dalisay, tama po. Ngayon, kung country pag-uusapan na katulad natin yung laki, eh talo tayo ng ano ng Vietnam kasi ang Vietnam kasi eh ano eh 96 million tayo 105 million sila wala pang namamatay tapos 349 yung cases nila. So dapat ang pag-compete sa sarili natin eh tayo po ang nagko-compete sa sarili natin. Tapos may narinig pa ako na kailangan hindi natin malampasan yung kailangan patunayan natin na yung UP ay hindi natin dapat makarating sa 40. Lumaban tayo. Eh nagkamali po yata ang pag-unawa. Yun ho ay prediction model. Ang ibig sabihin ho, cardio dalisay. Ang ibig sabihin ng prediction model, ginagamit ho 'yan parang sa PhilHealth dati nagtatrabaho tayo. Merong actuarial science po at saka mathematics na pinipredict ganun ang mangyayari. Na pagka ganito, sa panahong ito, using the run rate, magiging ganito. Parang yung sales, nung nasa Pfizer kami, may prediction kada buwan kung ito ang trabahong ginawa mo, 100%, 75% ang trinrabaho mo, 50%. Meron kang, yan, hi, PME, tulungan mo ako rito. Yung tungkol sa reference models, si Pauline, na nyari, ang prediction ng UP, 40,000 tayo. Sa July naman daw, ay 60. Hindi ho contest ang prediction model. Siya po ay pinipredict na para po agabayan tayo may recommendations. For example, nung nanonood ako dati sa mga genius sa marketing at saka sales, pinipredict nila based on their performance kung if they will put resources here, money, and more doctors na i-cover sila, what would be the sales? Kunyari, 100% ang bibigay mong tulong na sales force.
dadagdagan mo pa. So lalagyan mo ng variables, bibigyan mo ng pera. So sa 100% na tulong mo, ano magiging prediction model mo? So dapat ang ginagawa natin, ano yung kailangan natin gawin para sa ngayon, yung prediction models natin eh mapigilan yun. Eh ngayon, kung wala tayong strategy, pag wala tayong strategy, hindi natin mararating yun. So kunyari, every time may business review. Pagka hindi kami nag-perform, sigurado may strategic planning meeting yan. And usually out of town yan. At yung mga cellphone namin, hindi pwede namin buksan yan. Kasi, siyempre, yung country manager mo, hindi matutuwa, no? So, kailangan, ang gagawin yan, hindi tingnan mo kung saan ka nagkamali. Hindi yung i-stonewall mo na, hindi totoo yan. Eh, totoo eh. Kasi, paano hindi magiging totoo? Meron kang Cebu na tumaas ang cases. May isang Visayas ka na may cases ka. Yung galaw natin speaks highly kung ano nangyari na locally stranded individual, sinuspend muna natin. Yung pag-iingat natin, yung pagpapadala ng deploy ng doktor, yung pagpunta ng IATF at saka NTF sa Cebu, yung behavior natin ng leaders natin does not speak na we're doing well. Diba? We need to recognize it eh. So, sorry ha, yun po ang ano. So, therefore, binasa ko ulit itong favorite kong libro. Ito po, tinuro ho sa akin ho to ng aking boss dati. Okay. Now, bibigyan ko kayo ng ilang chapters na pwede natin ma-apply dito. Ang unang-una niyan, the canvas strategy. Great men have almost shown themselves as ready to obey as afterwards proved after able to command. Ibig sabihin, ang canvas strategy, para kang nagdo-drawing na blanco. Tapos, drawing mo lang muna yung kaya mo. Kasi pag hindi mo kaya lahat yan, nakapag-drawing ka sa canvas na malaki, ang hirap pagandahin nun eh. Now, pagkatapos, malaman yun, once you fight with your emotional and egoistical impulse, yung canvas strategy is easy. Ay, Mario. Oo. Pagod na pagod na. Laban pa rin tayo, Oli. Maybe it's coming up with ideas to hand over to your boss. Kasi meron kang bago strategy on the canvas eh. But in order to fill up the canvas, I have to tell my people and other persons, tulungan naman nyo ako. So I have to find people. Forecast. Tama yan, team. Up and comers to introduce them to each other and find what nobody else wants to do and do it. Find inefficiencies in our work. Anong ways at saka anong redundancies. Ginagawa yun eh. Anong kailang i-continue? Kailang pagpatuloy? Anong kailang itigil? Yan. Laging tinatanong yan eh para walang aksaya. And then identify the leaks and patches para ma-free up mo yung resources natin for new areas. Alam nyo, dati meron nga akong ka-opisina, ang pangalan ni Ed Flores. Alam nyo, wala siyang gawin kung hindi lahat ng activities and processes dun. Projected sales. Tama yan, Philip. Wala siyang gawin kung hindi pag ni-review niya yung process, mabawasan ng ilang milyon ang aksaya. Tapos, napapadali yung problema. Ang tawag dun ay CI. Hi, Helen. Oo. Ang tawag dun CI, Continuous Improvement. So, kunyari, may isang proyekto para mabawasan yun. Nabawasan mo, let's say, ng 30 million. Ang laking bagay yon. Tapos, efficiency. Okay. So, yan ang unang lessons. The other one, sabi ni Booker Washington, I have observed that those who have accomplished the greatest results are those who keep under the body. Okay? Are those who never grow excited or lose self-control but are always calm, self-possessed, patient, and polite. So kunyari, nakita mo kung may bravado ka pa. Kunyari, hindi ka na nga nagpe-perform. Hindi ka pa humble. Di, ang hirap naman nun. Ang hirap lunukin yun for the Filipinos. Diba? Yun lang naman ang comment natin. Pero tutulong pa rin tayo. Okay. Kanina, na may hindi ko mabanggitin yung pangalan, napakinig ko sa sino ba taga Iloilo dito. Nakita ko sa Twitter yung mayor nila si
si Mayor Trenas. Eh, nakita ko po yan si Mayor Trenas dati, mga 1 month ago. Magaling yan. Eh, meron ho siyang isang public official na gustong pag-resign. Kasi nagagalit ho siya. Gusto niyang pag-bitwin or pag-resignin. Kasi, parang sabi nga niya, katulad ng sinabi natin, mahaba yung lockdown, high pa rin ang cases. So, eh, ayaw nga na mag-mention kasi nabasa ko lang. Na hindi ko nga ipopost yun eh. Masama po yun. Hi, taga South California, si JR. Oo. Yan, action plan. Dapat yun. Oo. Oo. Tapos, meron ding isang senador ang sabi, yung alam mo daw, yung mga, ano to, may kaya daw sa buhay, hindi daw yun pwede daw magkaroon ng corruption. Eh, dami kong kilala eh. Mga blue chip pa eh, na meron pa sa Amerika na malalaking mga kumpanya na nagdadaya eh. So, hindi siguro totoo yun. Kaya mahirap po kayo or mayaman kayo, you're capable of ano of corruption. Yun ho ang aking tingin dyan. So, yan. Eh, binabalita ko lang without naming names. Masama po kasi yun eh. Okay. Now, let's go now to the data. Kasi medyo nabahala ako dito sa data natin eh. Kasi bukas ang IATF, no? Magpapalito tayo. Alice, si Alice from General Trias. So, 985 cases today. Ang fourth highest in a single day. 36,000 na tayo for 38. So, 40 ang prediction ng UP. Bukas ay 37. Eh di halos pareho na rin po. Diba? 643 fresh. Third highest reported in a single day. Ito po ang hindi maganda. Kasi ang NCR, ayan, kita nyo na yung mga nasa kalye pa ho, ah. Eh, 223 at ang region 706. Kita nyo na yan. Ang recovery natin ay 210, 11 deaths. So, meron pang namamatay po eh. Dapat wala po eh. Ay, Kiko. Ayan. So, yan ho ang balita natin, no? So, di maganda po yan. Meron pa rin po. Now, pag hinimay natin, ang new cases, ito kasi importante yung new cases kasi, yung within 3 days. Yung 643 na new cases, nakakapagod na hudo. Pero mag-ingat lang, need para sa family, laban lang. Oo, nakapagod din eh. Totoo naman. Oo, may quarantine fatigue eh. Oo, na-feel nyo na ba yun? May quarantine fatigue yung pagod na pagod ka na mag-mask. Alam nyo, pagkatapos ko ng clinic, pagod na pagod do ako. Siguro, pagod ho yung naka-mask ka, tapos may face shield ka pa, tapos meron kang tabing, tapos ang kapal lang suot mo. Kakapagod po talaga, ay Raul, nakakapagod, no? Now, 223 ang nga sa NCR, pero itong, ano, medyo nakakakaba. Ang NC ang region 7 106 and then 314 yung others. And this is strange na eh. Kasi mas madami na ngayon yung others kaysa do sa epicenter natin. So ibig sabihin meron for the first time for DOH to report 300 plus fresh cases classified under others. 'Di ba nakakabahala 'yon? So ang kulay blue yung NCR 223. Ang kulay orange do sa Pinungsko, eh region 7. Eh alam na natin, dalawang epicenter. Pero nahigitan. Naka-respirator ka rin ba or mask lang? Meron ako niyan. Tapos merong hindi. Nakakapagod din talaga. Tapos yung others, 300. First time na naungusan ang NCR at saka Cebu. So kailangan hanapin natin yan. Kasi baka yan ay ibang area. Pero sumagot na si DOH USEC Rosario Bergere, ang hotspots natin maliban sa Cebu ay Leyte or Moxiti, Samar and Southern Leyte as the emerging hotspots now. Oh, yan. Kaya nga yung sinasabi ko, ang tama nga, ang area na yan ay kalapit po nung sinabi natin, no? So at sa buong Asia naman, in terms of the total cases, Indonesia 55,000,
Singapore 43, Philippines 36. Pababa na yung Singapore, ang Indonesia at Philippines pataas. Malaysia, Thailand, Vietnam. Malaysia 8,000, Thailand 3,000, Vietnam 355. Tamo nga naman yun. Tamo nga naman yan. Ano? So, yun nga po. Ito yung istorya ng buhay natin ngayon, mga kababayan. So, ang data natin, kung tatanungin ako, tinanong ako kanina eh. Ang prediction ko po sa Cebu City ay ECQ po. Opo. Time out muna ako, si Mario. O, sige. Time out ko na. Lobat ka. O, okay. Pagkatapos, ang Manila, ang tingin ko GCQ. Kasi kailangan natin i-open yung economy. Yan. Top seller. Ayan. Tama ka. Yan. Si MSC. Tama yon. Oo. Tama yon. Tama yon. Yung nakakaintindi ng sales na nakikita yung forecast eh. Tsaka yung prediction eh. Diba? Ayun. Ayun nga. Eh, pati si Ronald nga eh. Apat na months na siyang manhid na doon yung katawan niya sa kasusuot ng PPE. Abay, nakakapagod talaga. Kung tatanungin niyo yung mga resident, talagang frontliners talaga yun. Hero talaga ang mga doktor ngayon. Eh, pag naranasan niyo talaga yung dinaranas nila, na nagkakasakit sila dahil sa pagsagip ng buhay at ang buhay nila ay at risk, eh talagang hahangaan mo. At kung makikita mo yung cases mo ay tumataas at wala ka nakikitang pag-asa, eh para manghihina ka kasi kailangan may makita kang inspirasyon eh. Di ba po? So yun ang ibig ko sabihin. Ang Cebu, dinidisiplina pa rin hanggang ngayon at eventually, marami na akong nakikitang positive news na na-accept na ng mga taga Cebu yung social distancing, yung leaders nila, nare-recognize na yung kanilang pagkakamali, yung si Mayor Labella. Thank you po ha, kagabi ha, sa pag-ayon niyo po dun sa aking mga sinabi. Yun ho yung maganda sa isang leader if they can recognize their mistake so that you can improve. Eh, kasi kung tayo perfecto, eh, paano natin makokorek ang sarili natin? Diba? Kaya nga tayo nagte-training eh. Diba? Baka gawing MGCQ ang NCR. Diyos ko Lord. Baka hindi naman, wag naman. Eh, baka naman tayo biglang tumaas, mahirap po yun. Ang hirap na nakamas. Totoo. Kanina nga, may pumunta rito sa bahay. Mga, ano sila, ahente ng gamot. At since hindi sila, kailangan sila nagko-cover. Eh, abay dito nag-cover sa bahay? Abay, hi Gary. Nahawa ako. Di bumaba ako kahit ako'y naka-boxer shorts at nag-selfie kami kasi papakita doon nila sa boss. Alam mo sila, para pumunta sa bahay at mag-cover, alam nyo ibig sabihin mag-cover, kunyari kay ahente, pipromote yung produkto. Eh, wala ako sa ospital ngayon kasi tatlong araw, magiging once a day na yun eventually or daily na ako next time. Pero pumunta sila sa bahay at kailangan babaan mo sila. Kaya nga, pupungas-pungas pa ako. Alam niyo yung pupungas-pungas. So, pupungas-pungas pa ako, nagulat ako. Eh, naka-boxer shorts ako. Sige. Adi, nag-selfie para ipakita na sa boss na nagpunta sila dito. Eh, yun ang tinatawag na extra mile. Kakaiba, di ba? So, ano ho ang future natin? Yan, tinanong ako kanina. Yan ang huli kong si Richard. Oo. Oh. Ang suggestion ko nga, yung best practices ng iba't ibang LGU, i-compile yan. Tapos yung mga hindi pa nagkakaroon ng virus sa paligid nila or kukunti pa, sabihin ninyo, mag-build na kagad ng healthcare capacity. So tama si Richard all along. Yan, tama. Na yung healthcare capacity should be in place to detect, test, isolate, and treat. Gawin nyo na yan. Damihan nyo na yung PPE, damihan nyo na yung medical supplies, mag-hire na kayo ng mga doktor, nurses, dun sa para pagdating ng epidemic ho, yan, pagdating ng epidemic, yan, tama Alvaro, yung projection yan eh, hindi tayo nakikipag-contest sa UP, ginaguide tayo ng UP, hindi tayo na dapat
Oo, ano yan? Forecast model or prediction model. Parang sa boxing. Sinasabi mananalo si Pacquiao, let's say, over Mayweather in the seventh round pagka ganito ang ginawa. Yun ang nire-review lahat ang fight silang dalawa at pinaglalaban. There was a time nga, nung maliit pa ako, kinumpare si Rocky Marciano at si Muhammad Ali kung buhay sila pareho o dahil buhay pa lang si Ali, sino mananalo? So, through computer, panalo si Rocky Marciano over Muhammad Ali. So, ganun ho yung ibig sabihin ho niyan. So, we should not actually fight kasi yun ay prediction model or forecast model para tayo ay gumanda. Oho, yun ho ibig sabihin yun. Alright. Now, ano pa natutunan natin? Sabi ni Booker Washington. O, punta tayo sa ego is the enemy. Now, a person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So he loses touch with reality and lives in a world of illusion. Yan ang sinasabi na hindi maganda. A proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Maganda noon. As long as you are looking down, you cannot see someone above you. Ganda noon. Alam niyo sino nagsabi niyan? Si C.S. Lewis, 'di ba? Bagay ho sa inyo yung jacket niyo. At may thank you ah. Pa-arbor nga man po. Ay, nag-iisa na nga ari eh. Oh, tingnan niyo na 'yan. So, ang tingin natin, ang forecast natin ay tomorrow ay Cebu, ECQ, pasensya na po kayo para hindi mawala yung gains ninyo the last few days. And then ang Manila, nagpe-perform naman, kaya lang dumadami yung pasaway. Pero pag sinara, economy ay tagilid. Pag binawa tayong modified ECQ, parang kawawa naman tayo masyado sa ekonomiya. Tapos kung modified GCQ naman, masyado naman tayo maluwag. Parang hindi naman dapat yun ang gawin natin. Ano kaya ang Region 4A? Hindi masyado nababanggit eh ang Region 4A doon sa mga forecast natin. So baka mag-improve yan. Kung ano ba ngayon ang Region 4A. Basta yun na binanggit ating hotspots. Kasi as much as possible, we don't want na the entire country would be on quarantine. Kasi nagka-quarantine fatigue na. Pangalawa, restricts our economy. Ay, hindi na naman tayo pwedeng economy natin lugmok. Ito nga tinatawag dati ayoko nga sabihing matira matibay yung parang sa Sweden. Pero ngayon nakikita natin na kailangan ho grabe mga kaso sa ating bansa. Oo. Yan. Ego is the enemy. Oh, so ang last saying na ano ko, napakaganda nun. Ulitin ko ha, sa hindi nakaparinig. A proud man, isang palalo na tao, is always looking down on things and people. So, mababa ang tingin sa bagay-bagay sa tao. At, as long as you are looking down, you cannot see something above you. So, hindi mo makikita ang Diyos, hindi mo makikita ang mabubuting tao, kasi lagi ka nakatingin sa ano eh. Sa baba eh. Nakatingin sa taas para makita mo. Boss, sorry ah. Medyo marami akong angas ngayong araw na to. Dapat ganun. Diba? Bagong gising daw ako. Si Mayor Labe, receptive sa feedback nyo. At yung konsihal. Ano, napanood nyo eh. Ayan, oh, papalop yung Acupil at Feldin. Yung receptive. Oo, pati nga si General Eleazar eh. Kasi ito eh walang may monopolya ng ideas dito. Oo, sa house pa kayo nagpap. Opo, eh kawawa naman po eh. Eh alang naman hong ano. Oh, John Lloyd ah. Eh nga, gwapong gupit eh, nakita nyo? Oh, yan oh. Ganda no? Doktor, ang galing na yan eh. Kaya ex-girlfriend ko eh Marge Spa and Salon. Pagka hindi na kami nagpa-practice, magtatayo kami Marge Spa and Salon. Yan ang gagawin natin. Yan. Nakapansin din distribute sa iba't ibang pag sales,
person ka, extra mile talaga. Yan, siyempre, extra mile, oo. Oo, tama yan. Oo, yan. Yan, pare-pareho tayo ng thinking eh. Iba talaga pagka, ano ka eh, pupunga. Yung ano, you're a man of the world. Ibig sabihin, yung marami ka na, ano, napuntahan. Kunyari, bibiro mo, galing akong probinsya, galing ako ng private public school, nag-private din, school. Taka na UST, nakapunta ka sa UP, nag-corporate world ka, nakadalawa kang kumpanya, tapos nakapunta ka sa ospital, nag-lead ka ng mga doktor sa buong Pilipinas, nagpunta ka sa PhilHealth, nagpunta ka sa DOH, tapos pumunta ka sa Senate, pumunta ka sa Congress, ang dami mong napuntahan, tapos nag-lobby ka pa. So, ibig sabihin, pag marami kang ganyan, di ba? Eh, marami ka experience na pwede mo itulong, di ba? Very good daw, we didn't hit the target. Eh, yun na rin yun, lapit nga nun eh. Anyway, okay. So, ito gagawin natin para may matutuhan tayo. Okay, yung uniform personnel, sa ECQ nandun pa rin sila. Kasi, kukontrol ang crowd. Naku, huwag naman ho kayong pasaway na. Nakita ko yung CCP dun sa pinong si Dr. Benji ko. Ang dami. Tapos hindi nakamas. Huwag mo yung gawin yun. Diba? Oo, naaamoy daw yung hininga. Kaya daw. Oo, yan tama. And then, yung healthcare capacity, yan, magpa-test. Detect kayo, isolate, testing, tracing, quarantine. Yan. Oo. Tapos maximize natin habang naka-lockdown ho tayo ngayon. Oh, so ego is the enemy. Talagang yan ang problema talaga. Tapos wala tayong so ano araw ngayon? June 29. Ano ang sinasabi ng ating person from above? I think it will be bad move if we remove him now. Yes. Oo nga. Tama nga. Hindi nga dapat. Ako kaya ako hindi ako pumapayag na alisin kasi wala na eh. May learning curve pa eh. Iyaan na lang. And then pagtulong-tulungan na lang natin. Tama po 'yun. Oo. Okay, June 29. The Better Way ang pangalan. Okay. Proverbs, Jeremiah and Hebrew. The when God addresses something in your life, the better way to ah. Is composed, ano yung sabi? More formal, Southern Tagalog. Anong sabi dyan? Katuwa ka, Dok. Okay. So, when God addresses something in your life, such as a sin, stronghold, or fear that He desires to root. Ba't po tayo nagiging maka-Diyos lately? Kasi may challenge po kasi tayo. Hindi, Ramil, may challenge po tayo. So, hindi naman natin alam ang buhay natin tomorrow eh. So, we might as well cleanse or clean up our souls para kung tayo ay kunin, eh, malapit-lapit tayo sa afterlife sa Kanya. Maganda rin yan na pagkatapos ng mahaba natin lakbayin na ang material things ay naabot natin o nakuha natin, eh, something spiritual naman para sa ganon, maganda-gandang pakinamdam natin. Di ba po? So, He desires to root out. It may surprise you to find that your difficulties may actually increase, hitting your right where you hurt. This may seem strange to you because you're getting right with the Lord and are willing to change. And you may wonder, di ba? Why isn't the Father helping me? Why has situation gotten worse instead of better? You cry out to Him and say, He comforts you, but the trial does not end, and you cannot understand what He is doing. Ang sinasabi, naghihirap na tayo, pero parang hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Yan ang sinasabi. Believe it or not, what are you experiencing is absolutely normal, a necessary part of liberating you from the bondage within you. Diba? Kung papalitan daw, feel ng shoes ba yung papalit, kaya labanan niya sa dami nito. Huwag na nga. So, you see, adversity is not only a bridge or a deeper relationship with God.
It's also the path to freedom and healing. So like a surgeon expertly cutting out cancer, he must pierce you right where the concentration of the pain is, right where the decay lies within you. Galing! Ang surgeon nga naman, hihiwain yung part ng cancer o nung nana kung nasan yung sakit at tatanggalin niya yung areyang masakit na yan kasi yan, cancer at saka nana. Ayan sinasabi to. So he uses trial as his precise scalpel, making meticulous and skillful incisions into your life that are agonizing but absolutely necessary in order for you to be fully free from what is destroying you. So, yan. Ginagamit ngayon ng Diyos itong pagsubok na to para tayo magbago. Para sa 2022, kung sino ang gusto ninyo na mamahala sa atin, alam nyo na ang karakas nila. Alam nyo na rin kung sino pipiliin nyo. Eh kaya kayo, huwag kayong patulog-tulog pag nagbotohan na. Ay, Christian. Huwag, ayan ha. Is there no easier way? You may wonder. The simple truth is that you learn more in the difficulties of life than in the blessings. Totoo yun. Pagka tayo maraming grasya, hindi tayo natututo. Pero pagka tayo naghihirap, dun tayo natututong magbago. Eh kaya nga, dapat habang naghihirap tayo at binansagan tayo the fastest in rising ng mga cases, dapat patunayan natin sa kanila, kaya natin malampasan ito. At bigyan natin ng timeline, 100 days. And the fact that he is still working on you is evidence that not only does he see your great potential. The fact na binibigyan tayo ng problema ngayon, para ituwid tayo, siguro gusto tayo maging magbanding muna sa bahay. Gusto tayo siguro magtipid muna. Gusto niya tayong maglakwatsa at maging malinis. Gusto niya maging matiisin tayo kahit tayo inaapi. Gusto niya tayo magpakumbaba. O hindi pa. Siguro, o di bigyan muna namin ikaw ng problema. Yun ang sinasabi niya rito eh. So do not despair. Rather trust your Heavenly Father to lead you in the best way possible. So on prayer, Father, I do not understand your ways. But I trust your heart. Thank you for freeing me from this bondage. Ang ganda naman. Ganda na sinabi niya. So kaya tayo binibigyan niya ng problema ngayon. Dahil hindi pa tayo ha? Opposite. Oh, yun ang sinasabi. Kaya tayo binibigyan ng problema, hindi pa tayo ayos. Di ba? Oo. Tama yan. Cognitive dissonance. Tama ni Maria. Dapat cognitive. Dapat ganun ang iniisip natin. Kasi hindi pwede ang playbook lagi eh quarantine. Hindi ho pwede yun. There must be a plan. May plano ho dapat. Di ba? Ang SMC never stops. Ito yan. Eh, dyan nagtatrabaho si Pia eh. Yung mga kaibigan ko dyan. Oh, so hard to balance, sabi ni Gary. Oh, better months ahead. So 2020 na. Oh, kalahati na ng taon. 2021. Oh, lapit na yon ha. Oh, watching from Milan, si Midel. Oh, kuya. Oh. So huwag kayong panghihinaan ng loob. Kasi pare-parehas naman tayo. Kung nasa Italy kayo, nandito kami sa Pilipinas. Oh, eh gusto niyo makauwi, hindi kayo makauwi. Gusto namin pumunta diyan para makapanood man lang ng magagandang tanawin eh hindi kami makapunta diyan. Mahirap. So ngayon, tayo kung bakit tayo nagdadasal ngayon. Ito, ngayon ko lang nakita to kay Charles Stanley na to, tong wisdom from above. Tinuturuan tayo hindi maging palalo. Tapos na tinuturuan tayo gamitin ang ating spiritual ways para masolve ang lahat. At the same time, pinag-aaral tayo, checklist, na inaaral ko ngayon, para mabigyan natin ng checklist ang bawat rehiyon na gusto natin bigyan ng checklist na pagkukulang. Nire-research ko po eh. Then, ito ang kulang nyo. Yan ang kulang nyo. O, meron na ho ba kayong testing center? O, yan ang tinatawag na checklist. Meron na po ba kayong isolation area? Yun ho bang ICU nyo ay ayos? May respirator na po ba kayo? Meron na ho ba kayong mga doktor na? Meron na ba kayong nurses na? Para hindi naman ho kayo magkandak umahog nandun. O, meron na po kayong computer? Meron na kayong real-time and granular data? Pagka
punta na ho doon. Ready na ba kayo sa telemedicine? At handa na po ba kayo doon? Yun ang ibig sabihin nating checklist. So pagka dumating ngayon yung dilubyo sa inyo, yung virus sa inyo, di ayos kayo, hindi kayo nagugulantang. Imaginin mo Cebu, pakalaking probinsya niyan, Queen of the South, and suddenly na-overwhelm. So dapat siya na-prepare nung time na yon. Kaya lang walang general blueprint coming from the central office kung anong gagawin. Kaya sila na-surprise. So yung mga taga-Eastern Visayas ngayon, gamitin na lang natin yung template. Ang template po is to reduce your viral transmission by social distancing and then i-prepare yung healthcare capacities ninyo. So ang dami nating natutunan ngayon, no? Paano magpapatulong kung ayaw magpatulong? Ayun na nga, yun nga sinasabi ko. Ang daming gusto magpatulong, sabi nga ni Buchanko. Alam ayaw magpatulong. 'Di ba? Adi chila lang tayo. Alam nga namang magmukmuk tayo diyan, 'di ba? Tapos ang babasahin ko pa bukas, ito. Change management. Eh kailangan tayo mag-change kasi 100 days ang target natin eh. Okay? So tawag tayo masyadong malulungkot ha. Para din po tumibay tayo. Tama. Yan nga eh. Binibigyan tayo ng pagsubok para tumibay tayo. Alam nyo, naranasan ko yan eh nung meron tayong sad part in our ng Pasko na lungkot ako. Pero tinan nyo, parang mas maginhawa ka tapos parang liberated ka. Natutunan ko ding siguro may mga mali din ako at tinama. Alam nyo pa nagturo sa akin yan? Si Vanna pa, yung anak ko. Oh, papa, lagi kasing wala. Oh, ngayon, dito ka na muna sa bahay. Oh, the physician, heal thyself. Diba? Tama yun. Physician, heal thyself. Gamutin mo yung sarili mo. Gusto ko rin hong batiin po si Arvin Dalumpines. Doktor ho yun, naman yung doctors. Katulong ko yan sa gumagawa ng slides ko pag nagre-report to ako. Natanggap po siya sa UST faculty. Thank you. Sa pharmacy. At nagpa-practice na. Kita niyo na yan. So, Philip, to God be the glory. Tama yan. Do not despair, sabi ng Lord. Oo. Doktor na, pari ka pa. Dati hindi ako ganito, I tell you. The coronavirus has changed me, really. To become a better person. Dati hindi ako masyado mapadasal. Pero, naniniwala po ako doon na magdasal. Pero not as much as this one. At naging closer tayo to other people na hindi natin kilala. Naging closer tayo sa family natin. Naging closer tayo to God. And those who are totally strangers to us, talagang naging close tayo. So, wag niyong kakalimutan. Lahat ng nangyayari ito sa buhay natin ay may reason. Wag niyong kakalimutan ho yun. Pag nakalimutan natin ang relevance ng nangyayari ito sa buhay natin, eh, challenge lang to sa atin para tayo guminhawa at maging better country. Malay nyo, sa 2022, we'll be able to select our leaders na makakadala sa atin ho sa promised land. So, siguro madadala na tayo ngayon. At marunong na tayong pumili. May mga mahuhusay, may mga mababait, di ba? Marami sa ating magbabago pa naman yan eh. At ang iba dyan magpapakita. Hindi pa tayo nagbabago kaya binibigyan tayo ng problema. Tama si Teng. Teng, yan na nakalagay sa wisdom from above. Oo. Konti na lang lalabas na si Marichan. Pasko na si Abe ni Bernadette. Oo. Yan. Doktor na, pari pa. Very good talaga. Ayan. Yan nga. Eh, natutuwa ko ngayon eh. Na maging malapit sa Diyos eh. So, ito po si Dr. Tony Leachon. Makatao, makabayan, makadiyos, manggagamot na Pilipino.